Alam niyo bang meron ding mga hive sa Pilipinas na extinct? O tuluyang hindi na makikita from the face of the earth? Bakit kaya? Maniniwala ba kayong minsan daw na buhay ang mga hayop na to sa Pilipinas? Anong animal yan? Elephant. Karabaw po. Rhino po. Good guess, mga bagets! Pero mahirap talaga makilala ang mga yan, lalo kabilang sila sa mga extinct animals o mga hindi nabubuhay na hayop sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Ang Stegodon na may mahabang tusks. Philippine Rhinoceros na mas malaki pa sa mga living rhinoceros sa ibang bansa. At ang Cebu Dwarf Buffalo na 2.5 feet lang ang taas. Bakit sila extinct? Bakit hindi na sila nakikita dito sa Pilipinas? Marami raw na dahilan kung bakit na nagiging extinct ang mga hayop na gaya nila. Una, kawalan ng habitat at tirahan. Pwede rin nagbago na ang environment, kaya naging imposible para sa kanila ang mabuhay doon. Nariyan din ang matinding kompetisyon sa pagkain at ang predation kung saan naglalabanan hanggang sa magpatayan ng mga hayop. Kung naubos ang huling lahi nila, syempre, hindi na sila dadami at tuluyan ang mawawala from the face of the earth. Essentially, parang nawala na. Wala ka na. Bale, yung representative mo, wala na talaga sa mundo. Hindi mo na matatransfer yung genes mo. Hindi ka na makakapag-reproduce. So, forever na yon, extinction na yon. Ang mga nagtagpuan fossils o mga bahagi ng katawan nila ang naging ebidensya na minsan sila ay nabuhay. Ang malahiganteng elepante na Stegodon, pinaniniwala ang nabuhay 10 million years ago sa province of Kalinga, Northern Luzon. Noong 1973, na-discover ng scientists ang molar fossil nila sa lugar. So ito yung molar niya, actually fragment lang ito. Normally mga 10 ridges na tinatawag, mga ganito kalakihan. At napapansin natin sa Stegodon ay mababa yung kanyang molar. Dahil ang mga Stegodon ay mga browsers. Meaning, kumakain sila ng mga matitigas na halaman o mga shrubs, no? Yan ang kinakain nila. Herbivores kasi sila o puro plants lang ang kinakain. Kasama sa diet nila ang branches at tahon ng mga puno. Ang Philippine Rhinoceros pinaniniwala ang nabuhay din sa bansa natin noong Pleistocene era o 1.8 million years ago. Taong 1965 nang ma-discover ang right upper jaw nito sa Fort Bonifacio sa Intramuros, Manila. Ito ay parte ng maxilla, upper molar. Dahil malalaki ang katawan, malalaki at wide space din daw ang kinailangan ng mga Philippine rhinoceros para mabuhay at makakain. Mula sa naglalaki ang Stegodon at Philippine rhinoceros, lumipat naman tayo sa maliliit ang Cebu Dwarf Buffalo na nabuhay daw 10,000 to 100,000 years ago sa Cebu. Ito ay humerus o upper arm ng isang extinct na animal na dwarf tamaraw. Hindi sa kasintulad ng mga kasinlaki ng mga tamaraw na nakikita sa Mindoro, mas maliit siya. Sa liit itong 2.5 feet, katumbas lang may git dalawang ruler ang height nito, pero may timbang itong mula 150 to 160 kilograms, sinbigat ng lima hanggang anim na sako ng bigas. Sinasabing maliliit ang Cebu Dwarf Buffalo dahil sa tinatawag na island dwarfism. Nag-evolve daw sila to being that small dahil maliit lang ang kanilang tirahan at konti lang ang mga pagkain doon. Wala rin daw silang predators kaya hindi problema ang size nila. Kukunti pa lang ang official research at information tungkol sa mga extinct Philippine animals na to. Pero para mas makilala sila, kilalanin natin ang mga kamag-anak nilang nabubuhay pa at hindi nalalayo ang characteristics sa kanila. Ang Stegodon ng Pilipinas, kamag-anak nila ang modern elephants na nakikita natin ngayon sa different parts of Asia. Ang pagkakaiba lang ay mas malaki at muscular ang trunk ng mga Stegodon kaysa sa Asian elephants ngayon. Pati ang kanilang tusks na ivory ay mas mahaba at malaki rin. Ang horned animal naman na Philippine rhinoceros ay kamukha lang din ng pinsan nilang Sumatran rhinoceros na nakikita ngayon sa Asia. Kung pagbabasehan ng mga Sumatran rhinoceros, posible daw na solitary o nabuhay din mag-isa ang mga Philippine rhino. Pwede din daw na territorial sila o protective sa kanilang lugar. Ang dwarf buffalo naman, may existing bigger version pa hanggang ngayon ang mga kamag-anak nilang tamaraw.
Halos doble ang size ng mga tamaraw ngayon kumpara sa Cebu dwarf buffaloes noon. Mga tamaraw, endangered species na may tuturing ngayon. Ibig sabihin, nangangalab na rin maubos ang lahi nila. Sana hindi matulad ang ating mga natitirang hayop sa mga extinct animals na to. Para patuloy pa rin silang mabuhay at magbigay ng buhay sa ating kagubatan at kalikasan hanggang sa susunod na henerasyon.